Aww. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! Today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung paano ako naging sales lady sa Dubai. Meron nga ba ako experience sa Pilipinas nung hindi pa ako nakakarating ng Dubai? Yes guys, meron po akong experience sa sales kasi bago po ako nag-Dubai ay nag-work po ako sa Laguna, sa Sinihan. Unang job ko po ay ticket seller. Kami yung binibilhan ng ticket ng mga tao para po makapanood ng sine. And then, dati kasi every 6 months lang yung contract kapag nagtrabaho tayo. And then, makatapos ko guys, magtrabaho sa ticket seller, lumipat po ako sa bingo. Naging cashier po ako at the same time po, nagbibenta din po ng mga card. Kung ano na po pwedeng ibenta sa bingo, ginagawa po namin. Kaya, di ako nahirapan guys noon kasi nga, from Sinihan, kabilang area lang ay bingo na, binguhan na. Kaya, nakaisang taon din po ako sa mall na nagtrabaho sa ticket seller and cashier sa binguhan. Kaya po, meron akong experience sa sales. So, and then, pakatapos ko po doon ay nag-apply na po ako sa Dubai. Dahil nga po sa pinsan ko na galing doon sa Middle East na siya nagsabi sa akin, siya nag-encourage sa akin na mag-apply ako doon sa mall kasi nga pioneer kami at bagong buhuksan na mall. So, dali-dali din po ako guys na nag-apply. Alam ko kasi, nung time na yun na push ako nung pinsan ko na mag-apply sa Dubai ay meron po akong trabaho sa factory. Nag-electronics po ako. And then, ang bilis lang nung process nun eh. Hindi ako naghintay ng 3 buwan, dumating agad yung visa ko. Alam nyo ba guys na, apat kami mga Pilipinas, nagkita-kita na lang kami sa Hong Kong, na kami pala ay isang company lang sa Dubai. Bali guys, yung company namin dun sa Dubai ay meron po mga department. Meron sa furniture, meron sa mga cosmetics, meron sa garments, at meron po sa gift items. Apat kami pinagpilian ng mga supervisor or mga matataas na posisyon sa company namin. Inisa-isa kami. Kaya ako ay napunta po ako sa cosmetics. Yes guys, ang product na na-assign po sa akin ay mga cosmetics. Puro po ito branded. Mga perfumes, bags, lahat po ng mga signatures ng mga items ay dun po sa area ko. So ako po ang na-assign. Ganun po ang naging experience ko kung bakit ako naging sales lady sa Dubai. Swerte ko kasi ako po ang napili sa cosmetics. Maganda naman guys, naging experience ko sa cosmetics, sa mga perfumes, sa mga bags, lahat ng items na pwede naming ibenta o sinusupply sa amin. Meron din kami mga perfumes na mga local made. At ang kagandahan dun guys, sa pagiging sales lady at in charge sa mga ganong items, laging may free. Lalo kapag Ramadan, nagra-Ramadan, ang dami po nilang binibigay na free items. So, yun din po ang advantage no na naging sales lady ako dun sa Dubai kasi nga may mga free natatanggap. So, ipapaalam mo lang sa supervisor mo o sa manager na meron kang mga gift na binigay po ng mga supplier. Kasi ako din po kasi guys, ang nag-accept ng mga orders. Ako po ang nag-inventory. Kaya nga guys, kung naisipan ko sana, dati kasi guys, naisipan ko din after ko matapos sa contract ko dun sa company namin as a sales lady sa mga cosmetics, ay mag-apply sana ako ng promoter sa mga branded na mga cosmetics. Kasi pwede na po ako mag-apply bilang promoter ng mga cosmetics. Kasi mas malaki po yung sahod nun eh. Kaso nga lang po, nag-iba yung plano. Hanggang ano lang, umuwi po ako sa Pilipinas na iniwan ko po yung position ko as a sales lady sa cosmetics. Maganda naman guys, yung naging experience ko sa Dubai, dun sa pinagtatrabaho. Kasi yung mga kasama ko sa trabaho, lahat po kami ay Pilipino. May mga kababayan din ako na meron sa bakery, meron sa pork shop, merong lahat. Marami kami mga Pilipino dun sa company namin. May mga Indian din po, kasi yung company namin ay Indian company. So, marami pong mga Indian kaming kasama. Pero sila yung mga naka-assign sa mga furniture, garments, then sa grocery. Siyempre, pag maayos yung mga kasama nyo, maganda magtrabaho araw-araw. Diba? Hindi sila toxic. Okay, walang toxic dun sa kasama ko. Kasi kami, kahit kami madami, kahit madami kami mga Pilipino doon, wala ako na experience ng mga na toxic na kasama. Lahat sila napaka-friendly. Kaya nga, na-enjoy namin yung life namin dun sa Dubai nung nag-work ako. Kasi masasaya yung mga kasama ko. Hindi ako nakaranas ng lungkot kasi nga may mga Pilipino doon na nagtatrabaho. So lahat, i-welcome ka talaga. Hindi tulad sa ibang bansa ay kapag may mga kasama ka ng mga Pilipino, di ba? Alam nyo na hindi ka pa nga nakakarating eh, ini-snub ka na, di ba?
meron ng kwento about sa'yo kahit hindi ka pa nga nakikilala. Yun na naman kagandahan guys na naranasan ko sa Middle East sa pagiging sales lady. Malayo yung naging abgwat ng trabaho ko eh. Sales lady, then naging caregiver, di ba? Wala talagang ano guys, basta gugustuhin natin na may marating tayo sa buhay kahit iba yung naging experience natin, may chance naman na matutunan natin yung mga bagay-bagay, di ba? Sa mga gusto pong mag-apply papuntang Dubai na sales lady, ay marami naman po mga agency sa Manila nag-o-offer po ng mga jobs. Marami po mga legit. I-check nyo na lang po sa PUEA yung mga agency na nag-offer po ng as a sales lady. Kasi maganda talaga guys na mag-sales lady kayo sa Dubai. Meron kayong oras ng pahinga, uwi kayo ng ganitong oras. Ang ano lang dun ay nakatayo ka talaga. So, hindi kasi pwedeng nakaupo ka lalo na tuloy-tuloy ang customer. So, hindi rin kasi maganda guys na nakaupo ka tapos may customer, di ba? So, dapat respeto natin. Share ko sa inyo paano ako naging sales lady sa Dubai. Kasi nga, meron din po ako experience sa Pilipinas and then kaya ako nakarating ng Dubai. Thankful ako kasi dahil sa pinsan ko na talagang pinush talaga ako na mag-apply ako sa Dubai. Kahit na 18 pa lang ako nang kaya doon ako nag 19 eh. Certi ko na meron akong pinsan na nag-encourage sa akin na mag-apply sa Dubai. 18 ka pa lang tapos nasa mag-middle east ka na, di ba? Mag-work ka na sa Dubai. Gusto ko lang ma-share sa inyo guys lalo na kaso ngayon hindi na po pwede ang 18. 23 up na pwede ka mag-apply papuntang abroad. Kailangan po 23 years old na. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kung bakit at kung paano ako naging sales lady sa Dubai. Sana po sa mga gusto pong mag-apply sa Dubai na maging sales lady ay push nyo lang at makakarating din po kayo sa Dubai. Basta tsaga lang at magdasal kayo at ano nyo sa isip nyo na meron kayong goal, meron kayong pangarap, kaya i-push nyo at makakarating din po kayo. So you guys, na-share ko lang sa inyo yung naging life ko as a sales lady at kung paano ako naging sales lady sa Dubai. So yun lang guys, thank you for watching. Bye! God bless us all!